Yo, what's up mga kadaldal? Welcome back to my vlog. Welcome back to my saint vlog. Ayan mga kadaldal, today is December 8, 2022. At syempre, napaka-special ang ating celebration for today. Hindi lang siya basta santo or santa dahil ito ay special. Sa katunayan nga, dito sa Pilipinas ay holiday. So mga kadaldal, ayan na. Today is December 8, 2022 at ito na po ang ating celebration. Kaya makinig po tayo kasi nga napakahalagang makilala natin at malaman natin kung ano ang sineselebrate natin yung araw na ito. Kaya kung bakit tayo holiday. Holiday po sa lahat, sa mga school, sa mga government, is dineclare po ito na holiday. So, alamin po natin kung bakit holiday for today. Dahil tayo ay magse-celebrate ng, ito na po, ng ang Immaculada Conception. Siyempre si Mama Mary. Special po ito, kaya makinig po tayo kung bakit. So, ito na po mga kadaldal. Babasahin ko na at sana po ay makinig tayong mabuti at para po alam po natin. So, ito na po, ang Immaculada Conception. Ipinaggugunita sa atin ng piyestang ito ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria ang katotohanang ang kaluluwa ni Maria buhat pa ng lalangin ng may kapal at isama sa kanyang katawan sa tiyan pa lamang ng kanyang inang si Santa Ana ay di nabahira ng salang mana or original na minamana ng lahat ng tao. Noong December 8, 1854, sa harap ng 54 cardinal, 42 arsobispo, 92 obispo, at nang di mabilang na debotong galing sa iba't ibang pananampalatay sa ibang daigdig, ay tiniyak at ipinag-utos ni Papa Pio IX ang pagsampalataya sa katotohanan o dogma ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria, Immaculada Conception. Noong 1830 sa Paris, ipinahayag ng Birhen na siya'y ipinaglilihing hindi nagmana ng kasalanang orihinal. At sa kanya, natupad ang pangako ng Diyos na yuyurakin ng isang babae ang ulo ng ahas. Sa bayan ng Lourdes, nasaksihan ng daigdig ang himala ng Birhen na nagsasabing siya ang Immaculada Conception. Noong 1858. Ang matamis na taguring ito ng mahal na ina na siyang kauna-unahang biyayang tinanggap ni Maria sa Diyos ay pintakasi ng ating bayang Pilipinas. Ayan po ang kasaysayan ni Mama Mary at kung bakit tayo dito sa Pilipinas ay dinideclare na holiday. So, ibig sabihin, tayong mga Katoliko ay obligasyon na magsimba. Kaya, kung kailangan pilitin na makapagsimba ang bawat Katoliko kasi obligation po natin ito. Hindi pwede sa online lang. Kaya, kailangan tayo ay magsimba. So, yun po, at magsimba po tayo ha. So, ito na po ang aral.
upang makamtan ang tulong ni Maria, tularan ang kanyang kalinisan sa isip at sa gawa. So yung po ang ating sineselebrate sa araw na ito, ang pagsiselebrate ng ang Immaculada Conception si Mama Mary. Kapiyestahan po ito ng Immaculada Conception. Kaya happy piyesta po sa lahat-lahat ng mga tao dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya yun po, muli, Mama Mary, Immaculada Conception, ipanalangin mo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So muli, ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic na magsisimba po ako ngayon. And God bless you. Mama Mary loves you. And thanks for watching. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Immaculada Conception kay Mama Mary. Thanks for watching and see you tomorrow. Bye-bye. Merry Christmas and good night po sa inyong lahat. Bye. Mwah.